Kahit sa lalaki pa rin dyan, ano pa rin dyan? Ganun din, dyan ka rin nagsimula. O pa, iba-iba. Sa gilid yung iba eh. Depende sa gupit. Depende sa gupit. Oh, so, okay. Hindi naman gupit pa ng lalaki to. Gupit pa ng babae-babae ito. Pwede rin mabarber yung babae. ito, barbers ko. Barbers? So, alam, hindi ka gaya ng barbers ng lalaki. Bakit na, pag matanda na, malinis ganun lang gupit. Thanks eh. Kaya na mainit, ano po? Mainit eh. Mainit na? Meron nga akong maniwala ko kay Lai sa Tagaytay. May customer din ako kagaya ninyo. Nasa 60... Ano na yata yun? 68 o 69. Ganun kakamali. Nagpapakalbo? Oo. Sabi ko nga, Lai, matagal buong gusto ninyo po. Para daw matagal lumaba. Yan na laging reason niya. Pwede naman na yung mga gupit ng mga barbers ng ano. Eh oo, ganun din naman, papagupit ka rin. Hindi mong matagalan na. Kaso nga yung ano, parang pagkakalbo niya, hindi naman total yung manipis. Parang 4 lang nakalbo. Makapal naman din. Pero matawag pa rin kalbo yun, kahit makapal yung kalbo pa rin yun. Basta tumatanda, no? Parang ano na, yung buhok nila is mumiksi na. Pero nung dalaga kayo na, ayaw niyo magpeksi ng buhok. Wala na, tapos ng dalaga. Galito kasi pala ang gano'ng pinag-alala. Kasi pag dalaga ka, maarutin mo yung buhok mo. Pag matanda na ay, tamad ka na mag-arte sa buhok. Kasi nga, pangatira, matanda na. Wala na eh. Wala, yung arte, yung kasi sabihin na yung arte naman, yung papaliban pa ng buhok. Yeah. Hindi mo yung arte na para hindi na magsuklay. Pag matanda, ay, hindi na magsuklay. Hindi yung sabihin na eh. Ibig sabihin yung parang hindi na magpapareba, magpapa... Magasta na pag mabata pa. Sundolo ko rin eh, ganyan. Napaka-arte sa buhok. Pero maiksi. Nalaga nagpapa-exi siya. Ewan kasi test kung nakapunta dito sa'yo. Si Ladson, bakit lagi wala ang barbero mo? Kasi minsan may pinupuntahan sila. May pinupuntahan po. Minsan baka nakatapat si Judge naman. Lagi nung isang linggo, wala kayo. Oh, nung linggo. Tatlong nung araw nga pong wala eh. At kasunod-sunod ko yung lakad ko eh. Di inis ako na. Tagal-tagal ka kaya pare. Araw-araw ko dumating dito. Ano? Tatlong araw ko ito. Ano? Biyernes, Sabado, Linggo. Sabi ko sa Bernice, papagupit ako sa Sabado ng gabi. Wala. May diskasya mo. Doon ako sa dati mo. Dahil yung cottage mate namin, bali walang anak yun. Ah, ano nangyari? Nagkaroon, ano, papatingin lang sa hospital. Di kami yung nakatasan lagi na magbantay ng bahay nila. Dahil may sa breast cancer, may breast ano? Pagun? Breast cancer nga. Breast cancer? Wala pa naman sa to. Hindi pa naman siya yung masabi mo ma-stay. So, wala pa naman. Yung daw talaga pala sakit ng mga walang anak. Magka-breast cancer. Bakit? Bakit? Walang yung sabi nyo yun. Kasi pagka daw, di ba, Bob, walang... Sabi ng doktor? Oo. Nang kalimitan. Kumbaga sa 100%, nasa 80 or 70 ka rin. So, ang babae, kailangan talaga mga anak. Pwede magka-cancer. Oo, kasi yung ano nga, di ba? Hindi ko na alam eh. Wala lang ako lang din. Pero sabi nila, gano'n. Ah, gano'n lang sabi. Ang doktor. Tingnan niya eh. Balak na ang buwan sa Merkulis. Dahil parang start na ng chemo yun eh. Ilan taon na? Ano na yun? Mata-bata pa naman din. Mga ilan taon? Parang estimate ko nasa 50. May get. Hindi ko alam kung exactong ano. Ilan niya. Pero lagpas 50. Hindi naman safe yung chemo eh. Bihira nang nabubuhay dyan. Oh, pero mas applicable sa kung hindi mo yung chemo. Kasi mas delikado pag hindi mo ganyan. Parang gusto mo magpakamatay talaga. Kasi yung chemo, talagang magkasabi nila, sabi ng doktor, may good, may bad.